Good morning! Grabe, palakpakan naman natin si PD Joseph. Ano? Napakagaling naman. Parang hindi ko yata kayang pantayan yung energy ni PD. No? Napakagaling. By the way, may nagpapabati. Ano? Binabati ko ang lahat ng Team Velocity na nandito. No? Mga business partner namin. Even dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Even sa US, ano? May mga business partner tayo, and even sa Bahrain, yung bayaw ko, binabati ko, no? Pastor Roland Galang. Ayan. Sige nga po, sino nga po ba dito yung mga bago, yung mga hindi pa member? Pakitaas lang po ng kamay. Ba, marami, no? Yung mga negosyante po, may mga negosyante po ba dito? Yon sa, yan, sige, paki-ano lang, bibilangin ko lang kung ilang yung negosyante. Huwag po kayong matakot, ano? Kasi katulad ng sinabi namin, nasa tamang kumpanya po kayo. No? Wala pong ano dito, wala pong scaman dito. Totoo lang po. Yon. By the way, parang tapos na yung sharing ko, no? Napakahaba nung ano ko, video ko. Anyway, uulitin ko, no? Bago kami kasi nag-iPhone talaga, negosyante na po kami. So, makaka-relate kayo dito. May mga nagbabalak ba dito magtayo ng traditional business? Taas yung punong kamay, huwag tayo mahiya. So, wala. Kasi mag-a-iper na kayo. Kasi kung nagbabalak kayo mag-traditional business, ako na po nagsasabi sa inyo, huwag na. Bakit? Tanungin nyo ako, bakit? Dahil sa traditional business po, wala po kayong mentor, wala pa kayong sertum doon. No? And wala kayong upline na magsasabi sa inyo kung paano nyo gagawin yung business. No? While dito sa iPern, ano kayo dito? Parang kayong baby rito. Kasi from the start, kung kayo, para kayong baby na hindi pa kayo marunong magtimpla ng gatas nyo, titimplahan namin kayo. Nandito yung mga upline ninyo para timplahan kayo. Hanggang sa maglakad kayo, hindi pa kayo nakakapaglakad, aalalayan namin kayo, dalawang kamay. Gusto nyo ba yon? Yes. So, magpakilala ulit ako. No? I am Erwin Osorio. Kasi late na yun, ano, yung field manager pala ako. Field vice president na po ako ngayon. Yes. Sige po, tuloy nyo. Yan. Nung talagang sumali kami talaga rito, ikwento ko lang ulit. May dalawang business na kami. Manpower saka yung trading company. So ang tanong, ano ba ang ginagawa ko dito sa iPern? 'Di ba? Kasi sa iPern po, nakita namin dito sa iPern na nung ipinresent siya sa amin, may nakita kaming napakaganda. At yun po yung sasabihin ko sa inyo. Kaya yung mga nagbabalak po dito na magtayo kayo ng negosyo, uulitin ko, wag na po. Kasi siguradong sigurado ako sa inyo, malulugi lang po kayo. No? Anong kape? Ah, di ba? Di ba, Ma'am Heidi? Di ba tama, Ma'am Heidi? Oh, di ba? Yes, yung Ma'am Heidi, kanina, oh, pinresentan namin, corporate package po. Agad. Palakpakan po naman natin, Miss Heidi Garcia, ano? Apo po siya ni President Garcia ng Cebu. Ayan po. Tayo ka, ma'am. Hindi nga, tayo ka. Sige. Ayan o, di ba? Ayan. Heidi Garcia, nag-corporate package po siya. Di ba? Kasi nga, nakita niya yung ganda ng business. Ulitin ko uli yung kwento ko, ano, nung pinresent to sa amin. Ang actually, na-entice talaga ako dun sa family package. Bakit? Kasi po, may balik agad na 30%. Tanungin ko kayo sa mga negosyanteng nandito, nung tayo ba kayo ng business, may bumalik agad sa inyong 30%? Wala, di ba? Samantalang sa iPern, after 3 to 5 days yan, na-encode kayo, babalik agad sa inyo kahit withdrawin nyo na agad. So, gusto nyo ba yon? Yes, oo. Siguro dito, anuin ko lang sa inyo, no? Malamang may mga tao dito, yung mga bago,
alam ko, kaya nandito kayo, may mga pangarap pa kayo. Tama? Oh, so, na ako na magsasabi sa inyo, nasa tamang kumpanya po kayo. Ano? Even yung may-ari nito, grabe. Dito ka lang makakita ng may-ari na talagang, kumbaga sa ano, na down to earth yung may-ari. Oo. Na po pwede mo talaga i-approach. Pwede ka niyang i-mentor. Pag may tanong ka, sasagutin ka talaga. Hindi katulad ng ibang company, hindi mo makikita yung may-ari. Pero dito kay Ipern, kitang-kita mo nandito talaga. And even every day, nagsasalita siya dito, closing siya. So, mayroon ba kayong alam na ganyan? Wala, dito lang yan sa Ipern. No? So, ikuwento ko uli yung buhay ko. No? Nung araw kasi talaga ako, nag-umpisa kami kasi mahirap lang kami nung araw. Oh. May nakaka-relate ba dito, mga nakatira sa mga Islam area o yung mga sinasabi nila squatter area? Huwag po tayong mahiya. Oh, dami, di ba? Ganyan-ganyan din ako nung araw. Baka kasi akala nyo kasi ako, kaya mayaman na ako, akala nyo kasi nanggaling ako sa mayaman na pamilya, hindi po. Nanggaling po ako dyan sa squatter, dyan sa may somewhere in Muntinlupa. Ewan ko lang kung may nakakaalam. May taga Muntinlupa po ba dito? Yeah, si ma'am. Doon sa may carrier, sa gilid ng carrier, yung Puyat compound doon, squatter area yon. Kaya po kami natawag na squatter kasi po hindi amin yung lupa, tama? So, doon ako lumaki. And even hindi po ako kasi noon nakapag-aral kasi nga, grade 5 pa lang ako, nagkahiwalay ang tatay at nanay ko. Eh, siyempre, nakikita nyo naman, gwapo, di ba? Siyempre, gwapo rin yung tatay ko, di ba? Yung nga lang, hindi ko minana yung ganong ugali ng tatay ko. Gwapo lang ako, pero hindi ako playboy. Di ba? Yes! Di ba? Yun. So, kwento ko lang, then, ang pagkakaiba ko lang siguro sa inyo dito, no? But since na ako noon, mahirap ako. So, ang mahihirap ba? May mga pangarap pa ba kayo? Oh, kasi yan lang ang pinakang ano natin. Kumbaga, yan lang isang nagbibigay sa atin ng pag-asa yung hope natin. So, sa hope natin, ako noon, ang pinakang, kumbaga sa ano, ang tumatakas lang ako. Ibig ko sabihin, sa pangarap ko nung kasi, may mga kaibigan ako na may pera din naman, mahilig ako magbasa ng mga autobiography nila. Hendrissi, nila Lucio Tan. O, di ba? Even yung mga iba pang mga sikat, even yung mga foreigner. So, binabasa ko yan. From there, nagkaroon ako ng ano, para ba ang saya-saya ng pakiramdam ko. Oh, ganun kasi yung mga mahihirap, di ba? From there, kasi nakakabasa, ganun pala yun, ano? Nag-umpisa rin sila sa loob. So, posibleng yumaman ako. So, kaya ganun. Kasi ang buhay kasi ng tao, ano, kung iisipin mo, ang isip kasi natin parang computer yan. Kung ano kasi yung ipinrogram dyan, no? Di ba, ang normally na sinasabi natin sa mga anak natin, kahit ngayon, kahit siguro kayo nung araw, sinasabi ng nanay ninyo, anak, aral ka mabuti para pag laki mo, makakita ka ng matinong trabaho. Tama? Yan ang madalas natin sinasabi, di ba? Kaya yun, na-program yun sa isip natin. Kaya ngayon, pagka kayo, kumbaga sa ano, inilabas sa inano sa inyo itong MLM, wala naman yan sa program eh. Tama? Wala naman yan sa program ng isip ninyo. Parang computer yan. Sino dito yung may mga computer? Wala? Wala ba may computer dito? Nakakita na ng computer. Di ba? Ang computer kasi natin, alam nating lahat yan, nag-ooperate yan through program. May naka-program dyan. Hindi nyo siya ano pwedeng ipagawa sa kanya kung hindi naka-program. So, ganun din ang isip ng tao. Kaya, di ba? Kaya kung ang, may mga, di ba, may mga nakakausap kayo na kahit ngayon, inaalok sa inyo itong Ipern, di ba? MLM yan. So, sasalagin ng isip ninyo yan. Tama? So, kaya ngayon, nandito kami ngayon para buksan ang isipan ninyo. Di ba? Tawag ko lang dito. Tanungin ko kayo, yan bang sitwasyon nyo ngayon, yan na ba ang gusto nyo sa buhay ninyo? Hindi, yung mga bago, yung mga hindi pa member. Hindi, kaya nga kayo nandito eh. O, kaya mag-join na kayo sa Ipern.
Nandito kami para tulungan kayo. Ah, sige, tuloy nyo, tuloy nyo. Oh, nandito kami para tulungan kayo. Ah, di ba? Ang gagawin nyo lang, ang tawag dito, yung mga nakita nyo dito, mga nag-present dito, yung marketing, yung RBA natin, yung product, yung company natin, di ba? Legit na legit. Product, marketing plan, perfect. Ang marketing plan natin, kumbaga sa ano, ano na yan, ang tawag dito, pinadali na. Hybrid kung tawagin, kumbaga sa sasakyan, hybrid na yan. Na napakadali ng kumita. Kaya nga, tulad ng sinabi kanina sa video ko, no? 4 months doing iPad, 1.2 million agad ang kita namin. So, pinapalakpakan yan, di ba? Yes. So, gusto nyo ba yung mong ganun din? 4 months lang, 1.2 million. Tapos, 2 years pa lang kami, ang income namin, halos 5 million na. Di ba? Kaya yung mga may natutulog pang pangarap dito, si iPhone po ang magigising talaga ng pangarap ninyo. Yes. Kaya ako, nasa senior citizen na ako, no? Hindi ko akalain na si iPhone lang pala ang makakapagbigay sa akin ng Mercedes-Benz. Yeah. Isipin mo, napakatagal ko sa business. Almost 15 years na ako sa business. Hindi ako nakabili ng Rolex. Hindi ako nakabili ng Mercedes-Benz. And even yung mga luxury item, katulad ng mga LV bag, LV belt, hindi ko na iisip yan nung araw. Pero dito sa iPhone, libre lang lahat yan. And part lang yan ng incentive or e-points. Gusto nyo ba yon? So, hindi ko na masyadong pakakahabaan. Ano? Lahat na kasi nasabi ko na. Tatanungin ko na lang kayo. Anong package po kukunin ninyo? Tumahimik, di ba? Yan. Sa totoo lang po, ito lang ha, sikreto lang. Ano? Pag may pangarap po kayo, hindi naman siguro yung presyo ng package, di ba nakita nyo kanina? 9,500, 28,500, 66,500. Ganyan lang ba kalaki ang pangarap, ang presyo ng pangarap ninyo? Siyempre, hindi, di ba? So, kung hindi ganyan ang presyo ng pangarap nyo, so, doon kayo sa business package, 300 plus. Di ba? Kasi, pangarap yan eh. Gusto mo sino dito gusto na magkaroon ng bahay, magandang bahay? 4 bedroom, 5 bedrooms. Di ba? Ang dami, Magandang kotse. Yes, magandang asa. Hindi pala. Magandang kinabukasan para sa mga anak. Di ba? Malaking pera sa bangko. Di ba? Lahat naman tayo ganyan. Kaya naman natin ginagawa itong business na to. Siyempre, para naman sa mga mahal natin sa buhay. Kung kayo, mayaman na kayo, ay huwag nyo nang gawin si iPhone, di ba? Ituloy nyo na yan. Di ba? Ituloy nyo yung ginagawa nyo kung alam yung yan ang makakapagpayaman sa inyo. Pero kung ako sa inyo, kung kulang pa yan mga, kumbaga sa ano, kung 30, 40 years ka nagtatrabaho o kaya yung mga bago nagtatrabaho, 10 to 20 years na kayo nagtatrabaho, at tapos wala pa kayo man nakikitang maganda sa buhay ninyo, mag-isip-isip kayo, di ba? Kasi nga, ang problema kasi sa atin, yung kumbaga sa ano, kung yung ginagawa natin is, ang tawag dyan is rutinary. Everyday, pumapasok tayo, gigising tayo maaga, nagkukumute tayo, 2 to 3 hours, tapos 8 oras tayo sa trabaho. Ganon din sa gabi. Tapos at the end of the day, hahanapan natin ng magandang resulta, ng ibang resulta. No? Ano nga sinabi ni Lolo Albert Einstein? Hindi ko lang masyadong kabisado yung sinabi niya. If you are doing the same thing every time and you are expecting different result, you're insane. Di ba? So, yun lang po. May mag-unveiling po tayo sa baba. May napulot po ba? Yes. Mayroon po tayong i-unveil ulit na Mercedes-Benz sa baba. Tingnan nyo na to, ha? Ibig sabihin, ganyan din magiging future nyo.
No, so kung gusto niyo ng ang magandang kotse o kahit anong maganda, andito lang po yan sa Ipern. So yun lang po. This is Erwin Osorio, FB Field Vice President. To God be all the glory.